Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngayong gabi po meron akong ipa-share sa inyo, lalo na sa kabayan natin na walang kaalam-alam dyan, yung mga OFW na domestic helper. Gusto ko po i-share sa inyo na kasi minsan kahit gusto natin magtrabaho sa labas, so we don't have idea paano tayo ma-release ng amo or paano tayo magtrabaho sa labas. So, yung akin lang kaya ko i-share na to para hindi kayong tumakas o para hindi kayo naka, ano ba yung tawag nun? Mapahamak. Karo, mapahamak sa sarili nyo. Kailangan nyo mag-isip ng 100% kasi kung may problema talaga nakapunta din sa problema ay nasa inyo din yun. Kayo din ang nagsimula na gawa ng problema. So, ngayong gabi, meron akong i-share isang kababayan natin na OFW na gustong tumakas kasi mag-away sila ng amo niya. I-explain ko na lang sa inyo guys. So mamaya na lang ipa-explain ko sa kanya. Nag-away sila ng amo niya dahil may pinautos daw sa kanya, hindi pa natapos yung trabaho, di ba? Mm-hmm. Tapos nagsagutan sila. So sabi niya sa amo niya, kung ayaw mo sa akin, ihatid mo na lang ako sa agency. Pero nakatapos po siya ng 2 years and 8 months. So, nag-away sila that time at binato niya ng, ano man binato mo? Binato ako ng ano, cream. binato ng amo niyang cream, tapos hindi siya natamaan. Siyempre, na-discarded. Na-discarded yung amo. Tapos anong sinasabi niya? Tapos lumapit siya sa akin para sampalin ako. Oh, lumapit siya sa pinasa ko rin siya ng tapos shower. Tapos pinasa niya siya na ng shower. Kaya yun, nag-away sila nung gabi na yun. Tapos gabi na yun, 'di ba, nag-message ka sa akin at gusto niyang tumakas. Tapos sabi ko sa nangyari po yun December 19, 2020. So nag-message po siya sa akin na ate, ito patulong mo sa sunduin mo ko dito sa Aincalin. As in, hindi ko po siya kilala, bigla lang siya nag-message. Nung una nag-message siya about sa kapatid niya to, tapos yung dalawang beses na siya nag-message yung nagpatulong. Sabi ko, gusto niya daw tumakas. Sabi ko, bakit, ano bang problema? Sabi niya, ganito nga, nag-away kami ng amo ko, ganito. Sabi ko, kung gusto mo sabi ko na maging maayos yan, hindi yung takas yung dapat mong gawin. Kailangan mo sabi ko na ayusin mo. Kausapin na nga yung amo mo maayos. So yun nga, nag-usap na kami, ganito. So isang gabi yun, isang gabi, isang araw, hindi na siya nagtrabaho. So ginawa, talaga gusto niyang tumakas, pero inaawat ko talaga, ayoko siyang tumakas kasi nagkaroon talaga ng problema. So hiningi ko yung number ng agency niya. So that time binigay niya naman, nauna kaya nakiugnayan kay doon yung sa kilala mo sa embassy. Tapos kinausap niya din taga embassy, pero hindi pa yun yata nag-communicate ng embassy, agency, hindi pa. Nauna kong may kachat siya taga embassy, pero hindi pa naman as in ano, parang maghingi lang ng advice. So gusto mong ice cream? You want ice cream? So open the windows there. Excuse me. Thank you. Ako ba ako? Me? Yes, sabi ko yan. I want ice cream only please. The small one. Ice cream.